silayan ng ilaw na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapakadakila at pagbuhay sa mga nananalig sa iyong minamahal, kami tinubos ng anak mong namatay at nabuhay. Kaya naman ang mga kapatid naming pumanaw, taglay ang kabatiran sa misteryo ng pagkabuhay, ay paghintapatin mong magkamit ng ligaya sa piling mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarurusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan, kaya sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas nang nagliliyab na dayayamin. Sila'y maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay makauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig. Sapagkat siya'y mabuti at mauwain sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng buong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita at hindi rin makikita mga matang sayang sadya at hindi rin makarinig ang kanilang tenga ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananali. Bagamat ang aking sabi
ako'y ganap ng nalupig. Bagamat ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis yang magdaramdam. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng Amang mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaan mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa araw pong ito, pagkatapos po ng araw ng mga banal kahapon, ngayon ay inaalala naman natin ang mga pumanaw na Kristiyano. At para sa atin bilang mga Kristiyano, mahalaga ang pagdarasal. Mahilig tayong magdasal bago kumain, bago matulog. Pag may exam kayo, yung sa iba, bago magmaneho ay bumubulong ng kaunting dasal. Lahat ng gawain natin, kasama ang pagdarasal. At kasama din noon, pag may hinihiling tayo, ay nagpapadasal din tayo sa ibang tao. Diba? Pag may kaibigan ka at may hinihiling ka sa Diyos, may pinapakiusap ka sa panalangin, o minsan pag ikay kinakabahan, sabihin mo sa iyong kaibigan, pagdasal mo naman ako. Ha? Pagdasal mo naman ako. Siguro, nung kayo'y papunta rito at may mga kaibigan kayo na nalaman, papunta kayo rito sa Quiapo, bilang bubulong, ay pupunta ka ng Quiapo, sama mo naman ako sa dasal mo, pagdasal mo naman ako. Pero hindi lang para sa buhay, pero sa mga Kristiyanong nasa piling na ng Panginoon, ay pinagdarasal din natin sila. We pray for them. Humihiling tayo ng dasal sa Panginoon para sa mga yumao nating kapatid na nasa piling na ng Panginoon, na sila'y kaawaan niya. Kaya maganda rin para sa atin, hindi lang ang dasal natin ay para sa sarili natin, kundi ang dasal din natin ay para sa iba. Lalong-lalo na sa araw na ito, pinagdarasal natin ang mga yumaong Kristiyano. Para sa inyo, kamag-anak, yumaong mahal sa buhay, asawa, kapatid, anak, kaibigan. Maganda sa araw na ito na ipagdasal sila. Hindi ko alam kung sino na dito ang dumalaw na ho sa sementeryo kahapon. Holiday naman po ngayon, pwede pa rin ngayon, ano? Pero ang unang-unang gagawin pag pupunta ko ng sementeryo ay magdasal. Hindi mag-selfie. At wag na wag po yung mag-aalay ng pagkain. Kakainin lang mo ng pusa at aso yan. Hindi ho nila makakain yan. Ang kailangan nila, hindi pagkain. Ang kailangan nila, dasal. Kaya sa ating mga Kristiyano, ang mga yumaong nating kapatid, sa araw na ito, special. Dahil itong araw ng ating pagdarasal at pag-alala sa kanila. Kaya sa ating mga pagbasa, lumalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala sa Kanya, nang may pananampalataya na ang Diyos natin ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng buhay. Si Jesus ang bumubuhay sa kanila. Si Jesus ang nag-aakay sa kanila patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya maliban sa pagdarasal, tumitingin din tayo sa Diyos nang buo ang tiwala sa Kanya, na Siya ang Diyos ng awa, Siya ang Diyos na handang tumanggap sa mga Kristiyano na nananalig sa Kanya tungo sa Kanyang kaharian. Kaya po, maganda rin sa araw na ito, hindi lang pagdadasal ang gagawin natin, kundi tumitingin din tayo sa Diyos na Siya ay Diyos ng awa, Diyos na handang tumanggap, Diyos na hindi hahayaang malayo sa Kanya ang nananalig sa Kanya. At yan po siguro yung sa pamamagitan ng kapistahan nating ito,
mas nakikilala natin sino ang Diyos. Who is God for me? Who is God? And we know that God is a merciful God. Ang isang Diyos na maawain, na inuuna ang awa. Ang Diyos na ayaw tayong malayo sa Kanya dahil nagmamahal Siya sa atin. Siguro maganda rin na baon natin sa misang ito ay ang patuloy pa rin nating pagkilala sa Diyos. Sino ang Diyos na aking sinasampalatayanan? Sino yung Diyos na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa akin? Yun ang Diyos na mahabagin at mapagmahal. Kaya siguro itong dalawa ang pwede nating isa dala-dala sa ating pagdiriwang ng misa. Ang halaga ng panalangin, lalo na ang pananalangin sa mga yumaong Kristiyano at ang pagkilala natin sa Diyos, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na mapagmahal. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ng mga nangangailangan ng mga ito. Ang ating itugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan, naway hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot, harapin ang kamatayan. Naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang pagpapalinis ng pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban ng kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatory, naway magpatunay ng sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa na mga hindi nakakilala kay Kristo, noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon ng buhay, nahabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Panginoong Hesu Kristo, hari magpakailanman, iligtas mo ang kaluluwa ng yumaong tapat sa'yo sa pasakit ng impyerno at
Iligtas mo sila sa kadiliman at naway dalhin sila ng iyong anghel sa iyong kaliwanagan na iyong ipinangako kay Abraham at sa kanyang lipi. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa dugong dumanak kay Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahain ito upang ang iyong mga dinalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis, pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon ay namamatay sa iyo, bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya.
Mabibili lamang ito sa ating parisupi sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating pinansupi ay mula 8 a.m. to 5 p.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat, na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ng piging ng anak mong inihain at muling nabuhay, ang kinamtan niyang kapatawaran ng mga kasalanan ay tamasinawa ng mga lingkod mong pumanaw na umaasang ikaw ay makapiling kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos ay nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao na siyang nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Jesucristo sa ipagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpa sa walang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga nauna nang lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya at sa pagkabuhay ni Jesucristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Amen.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,